Hey guys, welcome back to my channel. This is Makeup with Carla Misa on YouTube. OMG guys, namiss ko to as in. My gosh, hindi ko ma... Wait lang. Hi guys! Unang-una, thank you so much for dropping by kasi ang tagal ko lang last gumawa ng ganitong klaseng video. So it really means a lot to me that you are watching right now. So probably you have seen the title up. In this video, nagagawa ako ng haul, which is actually ang pinaka-favorite kong video na gawin. Alam niyo yan? And today, gagawa ako ng yayamanin haul. Kasi if you have been watching me for quite some time now, alam niyo guys na hindi ako bumibili ng high-end makeup. And talagang, usually ang high-end makeup ko, gift sa akin or whatnot. Pero I don't really buy high-end makeup for myself. We all know that I just buy drugstore, local Filipino makeup and whatnot. Pero for the past, I think, last quarter of 2016, medyo napasubok si Ating. Medyo napasubok ang lola niyo sa mga makeup na yayamanin at napagasto din. Dahil yayamanin at mamahalin ang mga product na to. But I'll just give the disclaimer that this is not meant for bragging whatsoever. This is my first time purchasing these kinds of products from these brands. So gusto ko lang i-share sa inyo guys kasi ang tagal ko lang last nag-haul. And gusto ko lang naman, you know, ma-share din from a person na syempre alam ko marami sa atin hindi talaga kayang bumili ng high-end makeup. Actually ako, I don't really see myself buying high-end makeup. Pero itong mga nabili ko, I got it at a good deal, kaya gumora na ako, guys. So, I should stop talking, I should stop blabbing, and let's do this haul! So, unang-una ipapakita ko, guys, things I got from MAC. I got MAC items na previously, but those were gifts to me, and actually, bumili rin ako ng dalawang MAC lipsticks. Masali ko na rin ba? MAC in Kinda Sexy. Previously, this is, I think, my very first MAC lipstick na binili ko sa sarili kong pera. And after this, I bought the one in Flat Out Fabulous. And now, my next MAC purchase is actually something that I have been meaning to try for the longest time. It is the MAC Studio Fix Fluid SPF 15 Broad Spectrum SPF 15. Paulit-ulit lang. But anyway, I got this in the shade of NC20. And as you can see, sobrang yellow niya, guys. Ang yellow niya. And apparently, sa sobrang yellow niya, at sa sobrang saya ko na yellow siya dahil talagang fanatic ako ng yellow foundation. Dark siya sa aking skin tone. Well, yeah, if you know guys, I am acidic. I'm acidic meaning lighter foundation ang kailangan ng face ko. At the same time, I have fair to light skin tones. Pero nagustuhan ko pa rin to. Minimix ko nga lang siya sa ibang products kasi pag ginamit ko to, talagang para akong umpa-lumpa. Kasi ang yellow na medyo nagli-lean on to orange kasi I'm acidic. Pero yeah, this is really a nice, a good purchase for me. Yun nga lang, ang bilis madumihan ng kanyang cap. And wala siyang pump, guys. So, ganyan lang siya. I think this is around 1,900 pesos pag bibilhin mo sa MAC counter, which is, what? So, binili ko to online from my online shop of Cars K Cosmetics PH. Binili ko siya sa US with a much cheaper price. I think this is around $28 sa US. So, ginagamit ko to sa makeup gigs ko at the same time sa sarili ko. Sometimes, I use it alone paggabi kasi hindi naman halata when I go out at night. Hindi naman halata na darker siya sa skin tone ko. Anyway, at night, we use flash photography, so mas okay siya kasi wala akong white cast with this. Or when I use it at day, pag ginagamit ko to pag araw, minimix ko lang siya sa lighter foundation para sumakto siya sa skin tone ko. So, yay! Pero syempre naman, hygienic use. Ginagamit ko rin to sa aking clients. I have to use my palm or, of course, tinatawag nating, anong tawag na? Spatula thing. Kalimutan ko na. My goodness. The next thing that I got from MAC is a cute size of the MAC Prep and Prime Fix Plus. So yes, I have been meaning to try this also kasi talagang gusto ko yung mahilig ako sa mist, guys. Gusto ko yung psh, 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 spray, spray, spray and all. Kita nyo naman, kalahati na lang siya, guys. Kita nyo, ayan, kalahati na lang siya kasi talagang maaksaya ako sa ganito. Kahit na itong gamit ko, hindi ko tinitipid, guys. At na-realize ko, oh, ang bilis naman yung maubos. Tinry ko lang to and I can say na mas maganda yung effect niya in terms of melting your makeup. Pero not super big of a difference naman comparing to other facial sprays. Mahal ang full size nito. I know, I think it's around $28 din ata. I got this for, I think, less than $15 lang. I think $12 lang bili ko nito, which is a good deal naman. For 30ml of product, hindi naman siya ganun kabilis maubos, as you can see. Pero yun nga, maaksaya kasi ako sa ganito. Kaya yun. Excuse me, guys.
makatipanin. Would I repurchase this? I don't know. Kasi I am trying to try out other facial sprays pa. Pero actually, this is a really expensive one. So, baka hindi na ako mag-repurchase. Tingnan natin. Pero, okay naman siya. Pero, not super, like, wow, MAC Fix Plus. Hindi talaga ganun. Parang, ang effect na hindi naman ganun kalayo sa drugstore facial sprays or whatnot. So, yeah. The next thing that I got is this baby right here. This is the Anastasia Dip Brow Pomade in the shade of Soft Brown yung kinuha ko. Ito, actually, I was really excited to try this. Pero when I got it na, hindi ko siya ginagamit gaano kasi hindi ko pa rin gamay yung paggamit nito. I mean, talagang mas convenient pa rin for me na gumamit ng powder than this kasi I feel like mas natatagalan ako pag ito yung ginagamit ko. Pero it actually depends. Siguro pag ginamit ko to more often, talagang masasanay ako sa formulation. Pero hindi ko kasi to gaano ginagamit. Sa gigs ko, yes, ginagamit ko to. Pero okay naman siya. It's not a super wow for me. Kasi nakatry na ako before ng gel liners used as brow product. And I think it works the same thing. Yun na lang, mas madali itong gamitin kasi mas creamy yung formula. But time will come naman na magda-dry out din siya. So, yeah, okay lang. Sakto lang yung aking feelings for this. In terms of gaano ka-waterproof ang kilay mo or gaano siya katagal maglalas sa kilay mo, I think doon siya panalo, guys. Tinry ko siyang iligo sa beach, pero medyo tumodo ako ng pagligo kaya natanggal pa rin siya. First dip ko in all, andun pa rin yung kilay ko, but at the end of my dip, medyo nabawas-bawasan na yung product, pero I think this is really a good product to try if you are one that is looking for a product that would last you the entire day. Kasi ako hindi ako nagme-makeup sa work, so hindi ko pa na-test. Pero so far naman kasi yung ibang powders ko naglalast pa rin the entire day. Like my brows right now, I have been wearing this 11 PM na ngayon. I wore this at around 2 PM earlier today. 9 hours na, and as you can tell, okay pa naman siya, guys. And I just used the Pink Sugar Honey I'm Good na brow kit. And I just set it with a NYX eyebrow gel. And naglast naman din siya kahit papaano. Mixed emotions ako dito. It's a good product, pero it did not really wow me super duper. Kasi parang for me, mas madali pa rin gumamit ng eyebrow pencil or ng eyebrow powder. Pero I'm just probably gonna try to explore this a lot more. Para I'll make use naman of what I paid for. The next product that I'm going to feature is from Urban Decay. And yes, Urban Decay na si ating, guys. Urban Decay na ang lola nyo. If you are a loyal viewer dito sa channel na to, you would know that I am a foundation junkie. I got myself, yes, diba? 2 foundations. And I know, dalawa pa talaga, girl. Well, una ko tong kinuha. This is the Urban Decay Naked Skin Weightless Ultra Definition Liquid Makeup. 30 ml. This is in the shade of 1. Tingnan mo, super light na shade na kinuha ko, shade 1. Nung pagtanggap ko nito, nagulat ako ang gaan, guys. Feel ko parang walang laman. Pero yun pala, hindi kasi siya glass packaging. Kasi when you look at it, it seems like it is glass packaging tulad ng MAC. Pero hindi siya glass, it's acrylic. Kaya siya magaan, which I think is a good thing kasi mas travel friendly siya at the same time. Hindi siya madaling mabiyak, so yun yung maganda. This one is na shade 1, is a little light on me, pero pack na pack. Coverage wise, not the best, pero if you have good skin, ginamit ko to nung na-meet ko si Anna Victorino, I'll flash a photo, and pack na pack yung makeup ko dun, guys. It's like, I felt so flawless. I think I vlogged nun, nung nag-vlog ako nung nandito si Anna Victorino. So yeah, I really love this. Nung unang try ko, hindi ako na-impress talaga, guys. Hindi talaga ako na-impress swear. Kasi kulang siya sa coverage. At the same time, parang for me, it's the same lang sa mga drugstore foundations na na-try ko. So parang bigla akong na, ganun lang din pala talaga yung mga foundation na mamahalin at yayamanin. Ganun lang din parehas lang sa drugstore. Pero nung ginamit ko siya, nung nag-meet kami ni Anna Victorino, and I had good skin na that time, maganda yung skin ko. Pack na pack yung makeup ko nun, guys. Ipapakita ko yung picture and I loved that. Although medyo maputi ito sa mukha ko, nagbe-blend naman siya later on sa skin ko eh, kasi acidic ako. So medyo nag-oxidize siya a little bit. And kahit na si Ate says, if you're watching, she complimented my makeup nung time na yon. So yeah, I really love this. Although bihira ko na ito ginagamit, hindi ko ito ginagamit at night kasi siguradong may white cast ako sa tingin ko lang naman kasi maputi talaga siya. This is the lightest shade, I think, or meron pa ba silang shade 0.5. It comes with a pump, which is very convenient.
marami din nare-rave ng product na ito. So, kaya ko siya tinry. I got this from The Makeup Revolution PH. If you are not a member of that group yet, nako, kailangan nyo nang jumuhin, guys. Doon ko to nakuha kasi may sellers doon. I think I got this from Grace, Miss Grace. Nagbebenta siya ng mga high-end makeup products at a lower price. And hindi yun fake, guys. It's authentic. And I don't know bakit mura, pero for some reason, meron silang bentang ganito. So yeah, dun ko to nakuha at a much cheaper price. I think this is around $50 when you get it from the US. But I think I got it for around 1.2 to 1.5 pesos lang for this one. So, mahal pa rin siya, guys. Pero I think that's worth it comparing it to the $50 price online. Ito namang isang foundation from Urban Decay. Nakuha ko to just lately, I think a month ago. Kasi as usual, nag-post na naman yung seller, si Miss Grace, sa Tamur, The Makeup Revolution. Talagang napakuha ko. I think this is around 1.5 at nakuha ko nito. Not so sure. I got it in a shade of number 2. Pero apparently, medyo similar shade sila. Darker lang to na a little bit. This one is the All Nighter Waterproof Longwear Liquid Foundation. You know naman, lahat tayo may gusto ng ganong foundation, guys. Yung hindi huhulas, di ba? Yung pang matagalan. Kaya I wanted to try this one out. Pero OMG, nakikita mo pala kung hanggang saan na, kung ilan na lang laman. Kasi parang wala na dito, Bondo. Yung nga lang pagtanggap ko nito, parang ang gaan-gaan. Parang yung feel mo walang laman. Kaya medyo napaghahalataan ko ripot. It says here, full coverage, matte finish, oil-free. Ay, na-try ko na to and true enough, talagang plakado ang finish niya. And it lasted me a long time kasi kahit na mga hapon ko siya in-apply, pagdating ng gabi, when I arrived home, plakado pa yung makeup ko at talagang ayaw ko siyang tanggalin kasi maganda pa siya. So, if you want me to do reviews on these products, guys, just comment down below para malaman ko. The next thing I got is something from Too Faced. Yes! Too Faced, pati Too Faced, piratulan ko, guys. I got this, of course. Foundation junkie ako. Siyempre, foundation. Unang-unang kukunin ko sa isang brand. This is the Too Faced Born This Way Undetectable Medium to Full Coverage Foundation. Ayan. I got this in a shade nude, which is actually dark on me. Pero, minimix ko lang siya sa iba. Para lang siyang itong NC20 ko. Actually, halos magkapatid lang sila sa shade color. So, minimix ko lang. Or sometimes, I can use it on its own. Pero, I just have to set it with a lighter setting powder. For this, Born This Way naman, maganda yung coverage niya. Pero, hindi siya super long-lasting na ini-expect mo. And, medyo may tendency siya mag-cake. So, talagang dapat thin lang yung application mo. So, hindi ko rin talaga siya super like na talaga siya naging holy grail sa akin. Yun nga, di ba? After all this, talagang wala pa rin. Maganda yung Urban Decay, pero ito, I need to use it more. Dahil din kasi siguro hindi ko siya shade, pero I expected more from this. Kasi maraming nagre-rave nito na vloggers from the US. I have to really use this more. It has a pump, by the way. I can't say much about these products pa naman. Baka gamitin ko pa more and ma-share ko sa inyo kung makakapag-film pa ba ko ng favorites video soon. So, sana naman. Itatry ko pa tong more, guys. And let me know if you want a review. For the last product I have here, I think hindi naman to super yayamani or high-end, pero I just got this recently kasi pumunta ng UK si Shanapee. Hi, Shanapee, if you're watching. And nagpabili ako ng few makeup from there. So, nagpabili ako ng Sleek. And this one, I have been meaning to try this. This is the Bourjois Paris Foundation. Radiance, Reveal, Healthy Mix, Healthy Glow, and Flawless Complexion, Hydrated and Luminous Skin. Fruit Therapy for up to 16 hours. Noong unang try ko nito, na-disappoint ako actually. Kasi parang halos walang coverage, very light lang. Tapos dewy, healthy kasi ang kanyang goal. Plano ko sana siya ibenta as a pre-loved item. Pero I tried it and gave it a chance and nagustuhan ko siya sa second use. Ayun talaga dapat yung tandaan, girls. Dapat bigyan nyo ng chance yung product na magustuhan nyo. Kasi sometimes dahil din yan sa skin natin, kung hindi siya at its best or whatnot, I really have been loving this lately. And mas maganda to if you have good skin. Kasi lately, nagbe-breakout din ako dito. Ang dami kong blemishes. Kaya, di ko na to masyado ginagamit. Pero pag okay yung skin ko, ginagamit ko to. Kasi ang ganda ng look niya. Ang ganda ng finish niya. It also has a pump. So, very convenient. At munti ko lang hindi ito ma-include. This is the Urban Decay Naked Skin Weightless Complete Coverage Concealer. And this one is Light Diffusing Peptide Infused Paraben Free. It has 5 ml of product. And I got it in the shade of Light
warm. This one I got because of the raves I found online, most especially sa Tumor to the Makeup Revolution, kasi ang daming rave nito. Kasi naman, ang mura nito. This is sold for around 600 pesos lang doon sa group na yun. And that is really, really mura na for high-end concealer. Considering this is a high-end concealer, and I got it from the same seller. Hindi ko nga alam ba't ang mura-mura, for this is authentic naman. Purchased from the US, so I don't really know bakit ang mura ng benta nila. Pero yeah, I got to try this one. This is just a perfect shade for me para sa under eye. Pero actually, sakto lang feelings ko with this one. Hindi naman siya super full coverage for my liking. Pero a lot of people really love it. Feel ko nga lang hindi nga lang siya super wow for me. Actually, halos lahat naman ang nabili ko dito, parang they did not really wow me so much, kasi siguro mataas yung expectations ko, kasi high-end is high-end. Kasi ako, all my life, drugstore, local makeup, whatnot. Kaya feel ko, pag high-end na yung tinry ko, talagang ganun na yung level. Sakto lang, I think I really need to use this more pa para ma-enjoy ko siya to get more out of this product. Pero yeah, I got this and ang saya lang. Yeah. And yes, I think that's all for my Yayamanin haul for today. And yun nga lang ata ang mga nabili kong Yayamanin. And as you can see, konti lang naman siya, guys. Pero it's a lot for me kasi hindi ako sanay bumili ng mga mamahaling makeup. Kasi no, ako naman, koripot. Tapos, kailangan na-research ko na talaga yung product. Kailangan napanood ko na lahat ng reviews. And all, bago ko siya i-purchase, ganyang klase ako na tao. Kasi I want to get more than what I pay for. Ganon yung... Gusto ko sulit talaga, guys, you know? Yun yung mga kasabihan ng mga kuripot. But anyway, guys, I hope you enjoyed this video kasi na-miss ko na rin gumawa ng haul. And sana naman makapag-film pa ako soon. So comment down below if you want more beauty-related videos on this channel kasi puro na lang vlogs, di ba? Kaloka. By the way, if you have any questions, comment nyo down below with the hashtag AskKay kasi actually matagal ko nang gustong gumawa ng Q&A video pero hindi ko makagawa kasi wala ganong questions. I'm just being honest here, guys. Kasi alam niyo naman, wala ko ganong viewers. So, ganyan talaga ang buhay. Ganyan talaga ang kapalaran. But anyway, I still appreciate you all. Kahit na konti lang kayo. I love you all. So, that's all for this video. Thank you guys so much for watching. And I'll see you guys in the next one. Bye! Baby, I like you so. On your ways, front way, back way.